Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tayo'y marami ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalanging pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Ang Salita ng Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Mapayapa ako at nasisiyahan tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Kaya mula ngayon ikaw o Israel sa iyong Panginoon magtiwalang tambing. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging." At marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, "Halina kayo, handa na ang lahat." Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, "Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin." At sinabi ng isa, "Nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin." Sinabi naman ng isa pa, "Bagong kasal ako, kaya hindi ako makadadalo." Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, "Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay." Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, "Panginoon, nagawa na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa." Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, "Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpala pong Martes sa ating lahat. Sa atin pong ebanghelyong narinig, ang sabi po ng isang tao sa ating Panginoong Hesukristo, mapalad daw ang mga taong makasama sa inihandang piging ng ating Panginoon. At ang Panginoon sa kanyang bahagi ay sumagot na kung sino nga ba ang mga tinatawag para makasama sa piging ng Panginoon doon po sa langit. Naalala ko po kasi yung isang karanasan ko sa isang kabataan na nagtanong po sa akin, sabi sa akin, "Father, kung talagang mahal ng Diyos ang sangnilikha, ang lahat ng nilikha sa buong daigdig, bakit hindi mapatawad ng Panginoon ang demonyo?" Ito po yung tanong sa akin ng isang bata. Bakit hindi mapatawad ng Panginoon ang isang demonyo? Alam po ninyo, ang sagot po sa tanong ito ay ganito. Ang Panginoon po ay palaging nagpapatawad.
ang puso ng Panginoon ika nga ay napakalawak at handa pong magbigay ng kapatawaran sa mga humihingi po nito. Yun nga lang po, sa kasamaang palad, hindi lahat ng nilalang ay gustong humingi ng kapatawaran at awa ng Panginoon. Kahit na ang Panginoon, sa kanyang kagustuhan, pagmamahal na mapatawad ang sino man nagkasala, ang demonyo po ay puno ng kanyang kayabangan, kung kaya hindi po siya hihingi ng tawad. Siya po ay puno ng inggit sa sangkatauhan, kung kaya sa halip na ang mga tao po ay kanya pong hayaang lumapit sa Panginoon, aakay niya, lulukohin niya, o siya po ay kakalat ng kasinungalingan para ang mga tao ay malayo at maligaw ng landas papunta po sa Panginoon. Ang Panginoon sa kanyang bahagi, lahat ay inaanyayahan, lahat minamahal, lahat maaring patawarin. Yun nga lang ang tanong, humihingi ka ba ng tawad sa Panginoon? Yun po ang sabi ko isang kabataan na ito na nagsasabing, bakit hindi mapatawad ng Panginoon ang demonyo? Mga minamahal, ang Panginoon po sa abot ng kanyang lakas at sa abot ng kanyang pagiging Diyos, nariyan po palagi ang kanyang pag-ibig at kapatawaran. Kung atin pong ihango ang atin pong narinig na ito, ang aking naibahagi pong ito, ating masabi ang lahat inaanyayahan ng Panginoon sa kanyang piging. Pero ang tanong, handa ba tayong sumagot sa kanyang paanyayang ito? Ang Panginoon po, inihahanda ang kanyang piging sa kalangitan para po sa lahat. Walang pinipili. Lahat ay kanyang minamahal. Ang tanong lang, gusto mo bang tumugon sa kanyang paanyaya? Minsan may mga tao pong natanong, Father, bakit may mga taong mas binibless si God? Bakit parang kapitbahay ko mas malaki ang bahay? O yung aking kaibigan, mas maganda ang kotse? Alam po ninyo kung ating titingnan din ang mga tanong na ito at ihahango doon po sa ating pong pagnilay sa Ebanghelyo, muli ating maririnig, tayo ba ay handang tumanggap sa paanyaya ng Panginoon? Sabi nga po, the Lord always wants to give us His blessings. Are we willing to receive the blessings that God wants to give us? Ang tanong po ay hindi, ang Panginoon ba ay mayroong favoritism? Ang tanong po ay, tayo ba ay tumutugon sa paanyaya ng atin pong Panginoon? Ngayon pong Martes na ito, marahil ito pong magandang ating pagninilayan. Ang paanyaya ng Panginoon ay para sa lahat. Tayo po ay kasama sa inanyahan ng Panginoon. Ngunit tayo ba ay tumutugon sa paanyayang ito? Isang pinagpalang Martes po sa ating lahat. Saw when he opened his eyes for the first time. I know that it was a loving night, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth. All alone and unwelcome, he came to this earth. A quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger. Yes. Do you know what the dying Jesus saw when he closed his eyes